Hello beautiful soul, welcome back to my channel. And this is your Ate May Chang, I May from Japan, mga kabayan. Taurus, this reading is for you. Maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, yan. At sa mga bago pasok yan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate I May. Salamat sa mga nakakataba ng puso ninyo. Comments dahil halos lahat kayo is resonate. Okay? Kung gusto niyo ng personal reading, nasa baba po ng video na ito ang details para paano niyo ako makontakt. Salamat sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat sa inyo, Taurus. This is a general reading. Kuhari mo lang ang sayo at itapon mo ang sayo. Tandaan mo, hindi ito personal reading, okay? Mga guys, nahihirapan ako ngayon mag-upload dahil yung computer ko is my problem. Kaya medyo mabagal ang aking pag-upload. Yan, let's begin. Tao na nakakonek kay Taurus. Tao na nakakonek kay Taurus. Alamin natin, sino nakakonek sa'yo? Anong nararamdam mo kay Taurus? Tao na nakakonek kay Taurus. Anong nararamdam mo kay Taurus? Anong intention mo kay Taurus? Taurus, anong feeling mo dito? O nararamdam mo sa tao na to? Siyempre, what is the blind spot sa connection na to na hindi mo alam? Lalagay natin dyan isa-isa and then i-confirm natin. Siyempre, alamin din natin ang iyong energy for January 2024 at ano naman ang i-advise sa'yo ni Universe for this month ng January 2024 at overall energy mo. Let's begin. Ano yun? Anong stisya dito? Nagkakunti lang nalagay kami. Tao na nakakonect kay Taurus. Iba dito kasi, tao na ako na kay Taurus, anong nararamdaman mo kay Taurus? Anong nararamdaman mo kay Taurus? Tao na nakakonek kay Taurus, anong nararamdaman mo? Uy, dalawa. Dalawa agad. Oh. Nararamdaman niya sa'yo is may takot at sakit sa mga mangyayari. No? Andun yung part na nararamdaman niya na tinatago niya yung nararamdaman niya. Pinipilit niyang itago actually. Ayaw niya ipakita sa'yo yung tunay na nararamdaman niya. Tingnan natin, i-confirm natin niya. Anong intention mo? Tao na nakakonek kay Taurus. Anong intention mo kay Taurus? Anong intention mo kay Taurus? Oh! Hindi niya alam. By searching. Hindi pa niya alam sa ngayon. Hinahanap niya ba talaga yung totoong ka? Kasi di ba nag-hiding siya ng may takot at sakit kasi siya na mararamdaman sa mga mapipiling choices. No? Andun yung sinesearch niya pa talaga. Yung totally. Marami pa siyang tanong. Kaya intention niya is I'm still searching. No? Ano ba dapat? Ano naman ang behavior mo? Tao na nakakonek. I'm sorry daw. Tao na nakakonek. Ano yung behavior mo? Oh, behavior niya sa'yo. Pero emotional. Mahal na mahal kita. Gusto ko. Iniisip ka niya actually. Gusto ko alagaan kita. Loving and caring. So, gusto ko supportan kita. Yan. Nalulungkot ako. Iniisip kita. Ganyan. Very sensitive tong tao na to. Hindi pagka-sensitive. Tingnan natin, Taurus, anong nararamdaman mo naman sa tao na to? Taurus, anong nararamdaman mo sa tao na to? Taurus, anong nararamdaman mo sa tao na to? Show me. Oh! Hindi ko alam kung galit ka, kung obsessed ka, oh my goodness. Okay, ganito. Ang nararamdaman mo sa tao na to is you feel na siya yung toxic sa buhay mo. Siya yung tao na nag-holding sa'yo na magbago at maging masaya sa buhay. Siya yung tao na masama. Well, parang siya yung tao na sinungaling, alcoholic, gambler, mahilig sa mga babae, mahilig sa sex, ganyan. A toxic energy. I feel that you are, na siya is a toxic energy sa akin. Okay? Okay, huwag ka magalit, Taurus. Tingnan natin.
What is the blind spot? Ang hindi mo alam sa connection ito. Alamin natin. What is the blind spot? Ang hindi mo alam sa connection ito. Show me. New direction. There's a lock in your side doors. Ang hindi mo alam sa connection ito. Oh, ang hindi mo alam sa connection ito, they trying hard to work it out, no? Focus siya dito sa kanyang ginagawa. And then, tingnan pa natin, hindi mo alam dito sa connection na ito, na syempre, siya is a playful person. May pagka-playful siya. Siya yung tao na outgoing, ganyan. Mapaglaro, kumbaga. May pagkaisip bata. Siya yung tao na may pagkaisip bata pa talaga. A young heart. Baka iba dito, bata nga, ganyan. Tingnan pa natin, ano ang iyong energy for the month of January 2023? Taurus, ano ang energy mo? For the month of January 2024 pala. January 2024 energy. For the month of January 2024. Oh, hindi ko alam. Gulong-gulo ako. Yung energy mo ngayon for January 2024 is gulong-gulo. Hindi mo alam, nag-iilusyon, maraming choices, nag-daydream, illusion or fantasies, fantasy, ganun. Hindi mo alam, as in, I don't know. You know, and universe, ano po ang advice nyo kay Taurus? What is your advice kay Taurus for the month of January 2024? Ano pong advice nyo kay Taurus? Ah, okay. Okay, isa lang po, please. Nakita ko kasi ito, dalawa siya lumalabas, oh. Ano po? Okay. Ang advice siya sa'yo is, huwag kang mawawala ng pag-asa, tumiling ka lang sa taas. Alam ko na mabait kang tao, you value all the person. Kung sino man yan, nasa paligid mo, you value it. And then, hando na lahat is mahalaga sa'yo. Kasi, Taurus, alam ni, advice yan na talaga. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, pag halimbawa, kasi nakita ko yung iba dito is maaaring a healer, a nurse, a teacher, may tinuturungan, tumutulong, may pinagsibahan. Continue what you are doing right now. Ang nakita ko to. Confirm pa natin yan. Continue what are you doing right now, pagiging mabait, pagtulong sa ibang tao, kung ano man yung ginagawa mo na as in. Kasi nakita ko you are very, may pagka-spiritual something, maka-Diyos. Ganyan. Tingnan pa natin ha. Yung iba dito, Servitude Alliance, kaya yung tagapayo. No, iba nga dito is merit, sabi ko sa'yo. And then, ano naman ang overall energy mo ngayon? Taurus, overall energy mo ng January 2024. Overall energy ni Taurus for January. Oh, kalungkutan. What happened? Kalungkutan at pagkagipit sa, or also sa pera. Tao na nakakonect kay Taurus, bakit 2 of Swords at 8 of Pentacles ang iyong nararamdaman? Bakit? Assume, bakit 2 of Swords at 8 of Pentacles ang nararamdaman mo kay Taurus? Tao na nakakonect kay Taurus, bakit yun ang nararamdaman mo? 2 of Swords at bakit natatakot ka? Bakit? 2 of Swords at, oh, ano pa? Ang hirap nito ah. Gusto mo siya i-letting go? Bakit? I-letting go ang mga problema ninyong dalawa. Oh! God! Nararamdaman niya sa'yo na I'm feeling burden na nagkaroon ng changes sa family niyo. Yung iba dito may family. Sa relasyon niyo ganyan. Kasi parang nagkaroon ng conflict with your family. Yan o. Nagkaroon ng mga problema. Parang hindi kaya. Naramdaman niya sa'yo na parang hindi mo na kaya yung mga hirap, problema, ganyan. Parang ang dami mo nang, kumbaga, nagkaroon na ng too much responsibilities ka, Taurus. Yung nararamdaman niya sa'yo, too much responsibilities ka sa family natin. Parang nag-away ata kayo. Ano to? Nagkaroon na separation eh.
Kasi yung katambay ang family yan, mahal mo sa buhay ko, sino ma to? Paki ano nga to sa akin? Anong nangyari sa kanila? Anong resulta niyan? Show me. This result. Nararamdaman mo. Natrap siya sa sitwasyon na to ng gulo-away, ng mga hindi pagkakaintindihan, ng mga mga anak, kamag-anak, family, karelasyon. May nangyaring household conflict. Nasasaktan siya actually. Sobrang sakit siya. Ano siya sa part na natrap talaga siya. Poko siya sa pain ng sitwasyon. Painful ang sitwasyon dito. Confused, stuck, and frustrated, feeling immobilized by fear. Sabi ko sa iyo, 'di ba, may takot talaga siyang nararamdaman. Nagkakaroon siya ng self-imprisonment, nag-iimagine siya na no. Dahil nagulo yung pamilya namin, dahil nagulo yung relasyon namin, parang wala nang pag-asang magkabati-bating muli. Natatakot ako kung ano yung magiging mga choices ko, ano magiging choices niya. Natatakot ako sa sakit na 'yon. Then, ngayon natatrap siya. Talagang, may nakita ako na tao na na-confine, Taurus. May na-confine, may na-paralyze. I don't know kung sino, in a family, ganyan. Isa sa inyo, hindi ko alam. I-ano mo. Ano ang intention mo? Kasi andito yung part na nagkakaroon na siya ng victim mentality. Related to sa family na Taurus, ha? Related siya sa family. Yan, this is sa family. Malakas ang energy kung sino man to na family or sino man siya. Ipasok mo yung sarili mo dyan. At bakit po ang intention mo, ano tanga ako? Intention mo is there. Yan, no? A family again. Family and a family. Bakit the hermit ang intention mo kay Taurus? Bakit tao na nakakonek kay Taurus? Bakit intention mo is the hermit? Hinagalang ko siya. Bakit? Ano pa? Intensyon niya na alagaan ka, mahalin ka. I'm sorry, Taurus. Gusto ko na i-balansin itong sitwasyon natin. Gusto ko na lang harmony with it comes sa atin. Ganyan. Gusto ko na lang happiness. Gusto ko nang in-nurturing to, ganyan. I'm sorry. Wait, patient talaga siya. Super patient siya. Searching for your soul nga siya. Naghihintay pa siya ng the light. Yun ang ano niya, intention niya sa'yo. Gusto ko niyang alagaan. Gusto ko niyang mahalin more. And then, try to make it balance tong sitwasyon na to. Ninyo. Itong tao na nakakonek sa'yo. Behavior. Bakit? But Queen of Cups ang iyong behavior? Show me. Bakit Queen of Cups ang iyong behavior? Tao na nakakonek kay Taurus. Bakit Queen of Cups ang iyong behavior? Nalulungkot ako. Gusto kita alagaan. Siyempre, behavior niya sa'yo is yung... Behavior niya actually sa'yo, ganon. At yung tingin niya sa'yo, ganon. You are a loving person. Yun yung behavior niya na nalulungkot siya. Mamahalin ka niya. Handoon yung... Tinatry niyang mag-move on. Gusto niya ng... They want... Nagpa-finding peace kasi siya, actually, Taurus. They want to accept. This is also a processing, a healing process sa kanya. A recovery. Kumbaga, ganun. Tingnan pa natin, bakit po, gusto niya makipag-union sa'yo. They want a partnership again. And bakit po Queen of Cups ang iyong behavior? Bakit Queen of Cups? Bakit 7 of Swords? Nandun yung niloko kanya eh. Hindi siya nagsabi na totoo na lalaki na babae siya. Or naging sneaky siya. Dito. Naging hermit ulit siya. Okay, iba dito is... Pinahalagaan kanya actually. Behavior niya sa'yo is... Iba dito nga kasal. Nababasa naman. Ayan. Iniisip kanya actually. Iniisip kanya... Mingin siya na tulong sa taas. Ganyan. Nakita ko dito. They value you. Gusto niya talaga mag-heal.
itong sakit, no, na lungkot, hirap, kung ano man yung pinagdadaanan yung dalawa. Gusto niya nang mahanap yung light dito sa sitwasyon na to. At bakit naman ang nararamdaman mo, Taurus, is the devil? They want the communication. You know. Bakit a devil ang nararamdaman mo? Siya yung tao na nagbigay sa'yo ng lungkot at hirap. Ano pa? Devil? Bakit devil yan ang nararamdaman mo, Taurus, sa tao na to? Show me. Siya yung nagbigay sa'yo ng kagipitan sa pera. Okay, may tao kung nakikita na may sakit. Okay, maaring ikaw din is na may sakit. May sakit ka or yung person na nakakonek sa'yo is may sakit. No, nakita ko may sakit na tao, nalulungkot, masakit ang... May nakita ko masakit ang ulo, paa, ganyan, Taurus. Kung sino man yung mga nakakonek sa'yo, hanapin mo. Ito yung person na to na nagbigay sa'yo ng mga battle, no? Nandun yung part na nagkasugat-sugatan ka na. Yan, you are so very wounded na talaga dito sa tao na to. Kasi naging toxic siya, diba? Kumbaga. Pero you're standing pa rin. You are survivor. Ano sa nakita ko dito na hindi ka talaga sumuko. Kahit ano yung nangyari sa inyong dalawa, naging toxic man siya, ganyan. Nararamdaman mo na, I'm never give up. Ganyan. I'm a survivor. I'm willing to keep going para ma-reach ko yung mga goals ko, mga gusto kong mangyari. Ganyan. Hindi ako ihinto, sabi mo. Okay, thank you. Nararamdaman mo sa taon na ito na nalulungkot ka rin. Hindi yung part na nalulungkot ka rin sa mga nangyari sa kanya. Maaring siya is may sakit nga. Naging toxic nga siya, pero maaring siya is may sakit, may problema sa pera, o ano man na pinagdadaanan niya. Both kayo is nalulungkot, actually, no? Niisip mo siya palagi. Ano pong outcome ito? Outcome siya. Outcome po. Nararamdaman niya dito sa outcome ni Taurus. Parang ayaw mo ng outcome, ah. Okay? Natatakot ka rin, actually, ano? Pero emotional ka rin sa ngayon. Nagkakaroon ka rin, actually, ng mga pag-iisip every night. Nagkakaroon ka rin ng anxiety when it comes to sa tao na to. And then, gusto mo nang, nag-i-illusion ka, actually, iba dito. Gusto mo nang i-release yung takot. Nararamdaman mo. Both kayo na nagkakaroon ng takot at sa mga choices at sakit, no? Both, pareho kayo. Yun. Gusto mo na mag-escape dito sa kalungkutan na to. Handun na yung time na gusto mo niyang aminin sa'yo yung katotohanan, yung the truth. You want the truth. Ganyan. Okay. Very emotion. Bakit Page of Wands ang hindi mo alam sa connection na to? Bakit? The blind spot. Bakit mo Page of Wands ang the blind spot sa connection ito? Ang hindi mo alam sa connection ito. Ano pa? Show me. Bakit the Page of Wands po yan? Bakit Page of Wands? Show me. Thank you. Ang hindi mo alam sa connection na ito, kawawa na yung baraw ko, talagang gamit na gamit lang. Ang hindi mo alam sa connection nito na naghihintay siya. Naghihintay siya sa'yo. Always. Patiently waiting siya na maghintay para sa'yo. Para magkaroon ng umpisang new direction sa inyong dalawa. Ganyan. Ikaw yung lucky niya. Ikaw yung tao na nagbibigay sa kanya ng destination, kumbaga. Hinihintay ka niya. Maghihintay at maghihintay daw siya sa'yo. Yun ang sinasabi niya dito. Bakit ang energy mo for this month of January 2024 is the Seven of Cups? Bakit po Seven of Cups? Ang energy ni Taurus for January 2024, bakit po Seven of Cups? Show me. Bakit? Thank you. Ano pa? Show me. Thank you.
Handun yung... Ang energy mo this month of January, kasi nagkaroon ng mga disloyal, nagkaroon ng mga insecurities, nagkaroon ng mga makasarili, ganyan, greedy, aggressive, nagkaroon ng mga something dangerous, nagkaroon ng mga very materialistic, pinili ang pera, ganyan. Gulong-gulo ka sa part na yun kasi may related sa pera. Bakit? Kasi nandun yung part na nag-give effort ka sa sitwasyon na to. Nag-give effort ka. Ang energy mo ganun. Magkakaproblema ka sa pera? Ano to? Gulo-gulo ka. Maguguluhan ka. May related siya sa pera. May related siya sa business. May related siya sa... Tingnan natin. Bakit? Ano yung 7 of Pentacles? Ano yung 7 of Pentacles? Pakiclear nga sa akin to. Mayroong nangyayaring disorganized kaya hindi mo may... May mga hindi ka naiintindihan. Ako rin hindi ko naiintindihan actually. Ano? Gulong-gulo ka kasi I need justice. Okay, gusto ko ng justisya, gusto ko na totohanan, gusto ko ng equal, gusto ko na ng i-balance itong sitwasyon na to. Magkakaroon ka ng I need justice for this month, ganyan. Gusto mo na clarity, gusto mo na ng katotohan, I want to be honest. Gusto ko ng honest. Order in the court. Okay, may court na mangyayari, may law na mangyayari sa iba. And then, you need justice. Magugulo-gulunin na you need justice. Hihingi ka ng justisya dito. Eh bakit po Queen of Pentacles in reverse yan? Bakit Queen of Pentacles in reverse po yan? Okay, may takot. Parang pareho kayo oh. Nitong connection mo. May takot at sakit na mararamdaman na sa mga choices o mga lalabas sa korte o lalabas na hustisya o katotohanan man yan. No, may nandun yung takot at sakit. Then nakita ko rin dito, Taurus, na talagang for this month of January 2024 is talaga itatago mo yung totoong nararamdaman mo. Handun yung part na ayokong harapin yung mga problema ko or hindi mo siya ipapakita yung totoong nararamdaman mo. Ganyan. Iano mo siya, i-cover mo. Nandun yung part na halimbawa, you need justice. Gusto ko siyang kausapin, wag na lang. Kausapin mo naman siya, tatawagan ko ba siya? Itetext ko ba siya? Kakausapin ko ba siya? Talaga ba? Need ba? Parang ganun. May something na ganun na kausapin mo man siya na nakatago. Hindi mo pinapakita yun. Ito ang mong nararamdaman. Yan. Bakit po the hermit? The hierophant. Bakit po the hierophant ang advice nyo? Tingali lang. Okay, yan. Bukas pala oh. Pero deep inside kasi, lumabas nandito nakita ko. Deep inside kasi, Taurus, mahal mo siya. Mahal mo tong tao na to. Kaso, yung totoo ha, mahal mo siya. May nararamdaman kang happiness and love, no? Kasi nakita ko may happiness and compassion and love talaga. Na may connection kayo eh, nakita ko dito. Pero hinahide mo yung nararamdaman mo. Gusto mong i-hide. Hindi mo alam na. Iba dito hindi niya alam na. Tawagan ko ba siya? I-text ko siya? Huwag na lang. Ganun. Kaya patakot ako sa mga sakit. Kasi kaya. Yun. And then, bakit po ang advice nyo, universe, is the hierophant. Bakit po the hierophant ang advice nyo kay Taurus for the month of January 2024? Show me. Show me. Show me. Bakit po the hierophant? Show me. Show me. Show me. Thank you po. Ang sinasabi dito, advice is, magsikap lang. Work lang. Focus. Mag-focus ka lang sa mga ginagawa mo. And then, give effort to all you do. Sa trabaho, sa family, sa sino man na sa paligid mo. Give effort. Work it. And focus and commitment. Okay? Nakita ko dito na, nga, Taurus, na talaga you are focused now for this January 2024 sa mga trabaho, sa mga nakakommit sa'yo, ganyan. I-give effort ka talaga dito. Ano ba po ang the hierophant advice? Give effort lang daw. And work it out. Work it. Pagsikapan. Aha. Huwag ka magkaroon ng doubt, huwag ka magkaroon ng mga negativity. Minsan talaga, meron tayo sa buhay, Taurus, na
kailangan may mamiss na opportunities. May mamiss na trabaho, may mamiss na mga love, may mamiss na mawala, ganyan, or anything else pa yan, no, kailangan talaga na always think positive. May mga changes kasi na mangyayari sa iyo, Taurus, actually, for this month of January, no, may mamimiss na opportunities, trabaho man yan, love man iyan, malapit sa buhay man yan, magkakaroon. May mga sudden changes, pero wag daw yon, kasi magkakaroon mga few option kung sa trabaho o sa love o sa kasal o sa tatay o sa magulang man yan, ano man tong nakakommit ka, magkakaroon ng mga few options ganyan. Kung sa trabaho, marami kang pagpipilian. Kung sa ano, basta may need na ma-change, magkakaroon ng, may takot ka pa rin actually, may takot na magbago ang buhay, may takot ka na may mawala, may takot na may ma-miss, ganyan. Sure. Tingnan natin. Ano pa po ang dapat natin kay Hairpin? Ano pa po? Ano? Basta huwag ka lang matakot. Ganyan. Huwag kang ma-distract. Huwag kang mag-doubt. Ganyan. Sinasabi nito. It's part yan ng life na kailangan natin ma-miss kung ano man ang dapat na mawala o ma-miss. Ano pa, the Hairpin? Ano pa po, universe, ang iyong advice? Tumawag ka lang daw sa taas. Tutulungan ka niya. Iba dito, ano? Iba dito, may mawawala. May mawawala na mahal sa buhay. A love, a father, nanay, or ano man. Pero hindi ko alam kung hindi ko alam. Basta may mawawala. Baka umalis kasi, no? Baka ganun. Then nakita ko dito talaga na huwag mong dayain ang sarili mo. Huwag ka maging mag-isa. No, advice sa iyo, huwag ka mag-isa. Handiyan yung pamilya mo, mga kaibigan mo. No, huwag ka ma-prostrate, huwag ka ma-isolation. Huwag kang makinig sa mga chismis na nasa paligid. No, huwag mo silang pakinggan kasi nagkakaroon ng mga may cheating kasi ako nakikita, actually. No. Kung ano may mga panloloko sa iyo. O ma-cheat ka man lalaki, man babae man, magkaroon man ng mga chismis with it comes sa life mo, sa'yo, sa mga pamilya mo, sa malalapit sa puso mo, chismis ang kama ng mga kaibigan mo. Huwag ka mag-isa. Hindi ka nag-iisa, okay? Na handito si Lord, handito ang taas para damayan ka. Handiyan ang mga kaibigan mo, handiyan ang pamilya mo, handiyan yung malalapit sa puso mo. Don't be alone, okay? At bakit po is the Queen of Pentacles ang kanyang overall energy for the month of January 2024? Taurus, bakit po Queen of Pentacles? Gulong-gulo. Hindi alam ang gagawin. Marami gusto mangyari. Frustrate, illusion, and daydream and fantasy. Ano pa? Bakit Queen of Pentacles ang overall energy ni Taurus for January 2024? Show me. Show me. Show me. Ayun, bumaksak na pala. Hindi pa nakita. Okay, wag kang maguluhan. Yan sinasabi ito. Ang energy mo ngayon, ang energy mo for January 2023 is magkakaroon ng malilito. Malilito ka kasi ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong maging, ang dami mong wish, ang dami mong dream actually. Yun. Pero guguluhan ka kasi ang daming option na pagpipilian. Yung mga wish ko yun, mga wish mo. Maraming kang wish na gustong matupad. No, yung mga ano, happiness ganyan. Marami. Ano pa? Ano pa po? Oh. Hindi mo na maiintindihan yung sarili mo eh, no? Hindi mo maiintindihan yung sarili mo, maguguli utak mo kasi gulong-gulo ka. Ang dami mo mga wish na mangyari na pati sarili mo hindi mo na maiintindihan. May nakita kong conflict. Bakit? Bakit Five of Wands yan? Oh, magiging masaya ka naman actually. Makaka-recover ka. Whatever happens sa buhay mo ngayon for January 2024, makaka-recover ka. Nandito si Universe and you are the sun. Makaka-recover ka sa mga sakit, problema. Magiging masaya ka rin actually. Ano po si Five of Wands dyan? Show me. Move on lang. Yun, nakita ko dito. Move on lang.
And look into the future. Look to the future. Huwag kang maguluhan. Lahat ng wish mo matutupad. Alam ko na marami kang wish. Okay. And that is for you for today, Taurus. I hope na energy mo ganun, gulo. Move on lang. Mag-move on ka actually. Ayos na. I hope na naka-resonate ka sa ating reading. Arigato. Namaste. Take care.